Correct, hindi kami niniwala sa scarcity kahit kailan. Yeah. Tapos kabi-kabila tindahan ng supercar, o may Lotus dyan, sports car dyan, o may Maserati dun, may Ferrari dun. Sabihin niyo sa akin, scarce ang mundo. Paano nangyari yun? Alam niyo ba yung pipeline theory? Ano yan? Hindi eh. Oh, ngayon ko lang ilalapag sa podcast. Yeah, yes, yeah, yes. Yeah. Anong sikreto mo or formula? Paano ka nagiging innovative pa rin? Despite the successful na eh. Yeah, and despite the very competitive ito yung competition, market. Competitive market. Movement wherever I go. Movement kahit saan. Napansin ko kasi ang mga tao, napansin ko lang to kasi marami akong nakakasama, of course, di ba? Mm-hmm. Socialization, everything. Nakikita ko yung mga tao, hindi nila tendency na lumabas. Ang default ng tao, magstay sa loob. Mm-hmm. Lalo na nung nag-pandemic. Yeah, yeah. So, ang default na nung naging tao is to stay inside, where ang default ng DNA ng tao is to explore. Kaya nga, ang daming technological advancement, kaya nga may na-discover na mga bansa, na-discover na equipments, transportation, kasi nag-explore yung mga tao. Okay. So, nasa DNA ng tao mag-explore, mag-hunt, mag-conquer, di ba? So, kung susundin natin yung DNA na yun, hindi ka mauubusan ng creativeness para mag-innovate. Okay. Di ba? Sobrang dami mong pwedeng inspiration sa mundo eh. Mm-hmm. Sa Pilipinas lang, kahit ang late-late ng Pilipinas, kayo ba masasabi nyong nalibot nyo na itong buong Pilipinas? Di pa. Tingin nyo ba na-juice nyo na talaga lahat ng pwede nyong i-juice na creative juice dito sa Pilipinas? No? Di pa. Hindi. Posible ba na sa lifetime mo maubos mo yun? Parang hindi rin. So, paano ka mauubusan ng innovation? Mm-hmm. Hindi. Nauubos ba yung problema ng mundo? Hindi din. Oo. Di ba? Nag-iiba lang siya ng intensity. So, correct, the more problems correct. You solve, edi nag-innovate ka na nun. Oo nga. Yeah. No? Diba? Galing. May bagong problema rin everyday. Mm-hmm. Yeah. Siyempre, nag-iiba ng problems as we go along, diba? Mm-hmm. So, kung may bagong problem, edi may bago kang opportunity mag-innovate na naman. Yeah. Diba? Pag na-solve mo yun, edi innovation mo yun. Correct. So, you go out, you travel, hanap ng ibang inspiration from other countries, culture, right. People. I feel like, halimbawa, tol, binigyan mo yung anak mo ng binigyan mo siya, let's say, ng treehouse. Okay. Matutuwa ka ba pag alam niya yung bawat sulok, in-explore niya mabuti yung treehouse niya? Mm-hmm. Matutuwa ka, di ba? Oo naman. Gaganaan ka bang bigyan siya ng isa pang mas malaking mas bahay naman. Na i-explore niya? Oo, yeah. Yeah. Siyempre. Kung makita mo yung anak mo, hindi man lang siya umakyat ng treehouse, gaganaan ka kayang magbigay sa kanya. Hindi na. Right? So, ako, ganun ko lang din tignan. Ang dami binigay sa atin ng creator eh. Hindi mo man lang silipin. Hindi mo man lang i-experience yung ibang culture ng mga kapatid mo. Correct. Di ba? Brothers and sisters mo all around the world, di mo man lang tikman yung pagkain nila. Yeah. Di ba? Correct. Parang ganun ko siya isipin na, marami tayong brothers and sisters all over the earth. Mm-mm. Iba-iba tayo ng kinalakihan, right. Iba-iba tayo ng kultura, iba-iba tayo ng spices, iba-iba tayo ng tela, iba-iba tayo ng tradisyon. Hindi ba parang okay din na ma-check out mo yung mga yun? Oo nga, no? Okay. Parang mga pinsan mo sila sa malalayong kamag-anak, di ba na? Yeah. Oy, correct. Di ba ganito pala yung food trip nyo dito? Ganito nyo lutuin yung manok? Correct. Ganun, diba? Yeah. Interesting lang siya sa akin na malibot na parang makita or tas yung iba naman, interested sila na i-share sa bansa nila. Ako din, interested din ako sa ganun. Yung iba, hindi interested lumibot eh. Interested sila matry yun pero sa bansa na nila. Oo. Diba? So yeah. I understand those types of people din. Iba-iba tayo eh. So ako yung tipong siguro nung unang panahon, ako yung tipong merchant na naglibot-libot, kumulekta ng spices sa India, sa China, tapos lumapag ng Amerika, nagbenta ng spices dun. Alam mo yun? Uh-oh. So parang kanya-kanya tayo eh. So ako parang yun yung trip ko. Galing, no? I think that also answers the question natin kanina na ano yung pinagkaiba mo sa iba sa mga nauna. Kasi sila parang hindi na sila umalis dun sa parang sa comfort nila. Oh, tsaka dun sa nakasanayan na parang naglalabanan na lang ng design.
Exactly. Versus ito, anong binago ni MNLA? Yung fitting, yung malaking manggas, di ba? Doon pa lang eh. Kaya kahit plain pa lang yung ano eh. Standout na eh. Oo, naging standout. Kasi yun nga, may mga sinasadyang mga error, di ba? So, ang galing lang, ang galing. Nakikita ko na ngayon kung paano ka mag-isip. No wonder you are very successful. Ay, salamat, salamat, sir. So, ikaw ba masabi mo ngayon na ikaw ba may work-life balance ka pa ba ngayon o talagang todo work ka lang? Alam mo, maganda sabihin kung may work-life balance ka, no? Pero I think isa yan sa pinaka mahirap ma-achieve. Kailan ko lang na-realize na there are two steps of getting rich pala eh. Yung una kasi akala ko na pag pumera ka na, okay na. Meron pa palang level 2. Ano, kailangan level mo pa palang two? Gumawa ng paraan na may oras ka para spend yung pera mo. Tama naman. Tama. Di ba? Dami mo ang pera, di ba naman magamit? Tama. Di ba? Kaya ako, una pa lang, naturo na sa akin ng tatay ko yan. Alam niyo ba yung pipeline theory? Ano yan? Hindi eh. Oh, ngayon ko lang ilalapag sa podcast. Yan. I think ngayon lang. Pipeline theory. Okay, si pipeline theory, may dalawang tao. Okay, si Leo at si Paolo. Okay. Okay. Si Leo, sino mas malaki katawan sa inyo? Si Leo. Okay. Okay. Si Leo, bale, siya yung, dalawa kayong taga-village. Ang problema ng village nyo, wala kayong tubig. Ang tubig, nasa bundok pa. Akit pa ng bundok. Okay, dalawa kayong malakas na lalaki, pero si Leo, mas malakas, mas malaki yung katawan niya. Si Paolo, medyo mas sharp sa utak. Okay, mas madiskarte. Kasi lumaki siyang payat eh. So, okay, kailangan mas madiskarte siya. Okay. Kaya ikaw, puro lakas ka sanay ka sa lakas eh. So, ngayon, pareho kayo nagnegosyo, tayo kayo ng, kumbaga, supply ng tubig. Akit kayo dun, sa bundok, kuha kayong tubig, tapos bababa niyo yung tubig, bebenta niyo. Ikaw, mas malakas ka, so laging marami kang kinikita araw-araw, dahil mo nabubuhat eh. Si Paola naman, naisip niya, what if kumuha lang ako ng just enough na tubig, tapos tuwing aakit ako, unti-unti ko i-build yung pipe. Okay. Mula sa bundok, pababa dun sa village namin. Okay, ngayon, months go by, ganun lang ginagawa. Okay, sakto lang kinikita ni Paolo. Ngayon, si Leo naman, dami kinikita every weekend, punta siya sa bar, you know, live the life. Taka niya pera pumapasok eh, di ba? After months, sumasakit na yung katawan ni Paolo. Medyo sumasakit na yung kasukasuhan niya, araw-araw siya nagbubuhat eh. Di ba? Si Paolo naman, malapit na niya mabuild yung pipeline niya. Patapos na siya. Okay, ang ending, ang nangyari, nagkasakit na si Paolo, hindi na siya makapagbuhat. Si Leo, nagkasakit na siya, hindi niya siya makapagbuhat kasi for years, buhat siya ng buhat, sira na yung katawan niya. Ngayon, on the other hand, si Paolo naman, tapos na yung pipeline niya. Anli na. Okay pa yung katawan niya, di ba? Simula na ngayon, dumating yung pera niya. So, nag-gets niyo yung difference? Yeah. Oo, no? Oh, yun yung pipeline theory na sinasabi. Galing. Na you'd have to have the patience to build. Kesa yung isa na mabilisan. Mabilisan lang. Diba? So parang ano siya eh, long game siya. Yes. Oh. Yes. Anong itsura ng ano mo? Typical day mo? Typical day. Ano yung usual routines mo? Ano si gumigising? Ang ginagawa ang pagigising? Anong ganos ka matulog? Actually guys, sa totoo lang, iba-iba talaga eh. Pero basically, I try to stick to wake up, workout, work, tapos kain, tapos workout ulit. Dalawang beses ka nag-workout? I try to. Kahit yung workout na yun, kahit as minimal as walking lang. Okay. Tapos, work ulit, onting me time na, onting whatever, scroll, whatever. Chill lang. Oh, chill, pero basically research pa rin eh. Nagkaroon pa rin ng inspiration. Research eh. Oh, research pa rin. Either papatalino ako or pinapaganda ko yung designs ko. Tapos tulog. Yun, I stick to that routine. Yun lang. Actually, paulit-ulit na gano'n. Yun yung routine. Paulit-ulit siyang gano'n. Depende lang kung nasa ang bansa ako. Kasi most of the time, wala ako dito eh. So, ang may iba lang sa routine, naglalakad-lakad ako sa labas or nagda-drive-drive ako around. Yun lang yung may iba. Pag nandito, either nasa condo, nasa store, o nasa bahay. Kung ano, yun lang. Yun yung maiiba sa kanya. Okay. Ano naman yung itsura ng lazy day mo? Lazy day? May ganun ka ba? Na parang
di ko feeling ngayon. Strip lang ako ngayon. Once a week, yun, wala akong gagawin trabaho. Pahinga ako. May gano'n ka bang klaseng ano. Pinaka-lazy day ko siguro mag-podcast. Makinig ng podcast? Hindi, mag-podcast ako. Ah, magpa-podcast ka? Oh, okay. Ito yung sa inyo nila, Koy. Meron ka bang solo podcast? Oh, ganun. Wala eh. Ito yung kila Koy. Oh, yung kila Koy, yun. Medyo lazy. Yun, I think lazy day yun. Pa-podcast lang ako eh. Podcast, tambay ka na dun. Oh, business pa rin naman. Pero oo, usapan mo rin. Makainvestive pa rin. Tambay, pero no, business Koy, pa rin. Diba? Oh, pag-uusapan namin. Diba? Poor ideas pa rin yan. Oh, yun. I think yun na yung pinaka-lazy day. Oh, yun na yun. Sipag pa din eh, no? Paano mo naman ano? Paano, ano naman yung sikreto? Kasi tinanong din namin to kay Koy. Kaso off-cam na natin ito natanong kay Koy. Ngayon gusto namin tanong sa'yo, paano mo nakikip na motivated at inspired ka lagi araw-araw despite all the challenges? Hindi ako motivated at inspired araw-araw. Ah. Baka iniisip nyo dahil nagbibitaw ako ng mga positivity. Araw-araw. Everyday yan. Napagasan ko lang din kayo. Diba? Pero... siyempre, hindi araw-araw yun. Hindi talaga araw-araw nagigising kang positive ka, motivated. Hindi ah. Mm-hmm. Pero, yun yung mga opportunity para sa akin na, ah, pag ginawa ko to, the next time, mas malakas na ako. Yan. Kumbaga, pag na-overcome ko yung araw na hindi ako motivated, tas ginawa ko pa rin siya, the next time, mas malakas na ako, mas hindi ko na kailangan ng motivation. Yeah. Goals na lang ang nagpapatakbo sa akin actually. Reality at goals ang nagpapatakbo sa akin. Nung una, syempre, kailangan ko motivation, everything, ganyan. Yes, yes. Pero once you get rolling, ano, tingin mo ba, pwede kong idahilan ngayon sa mga tao ko na oh, wala akong motivation, wala kayong sweldo today, ha? Hindi na pwede. Hindi na pwede, oh, di ba? Sarado natin lahat ng store, hindi ako motivated today. Bawal yan. Hindi naman eh, di ba? So, wala na akong choice. Abot ka rin sa point na, ay, wala ka ng choice. Yan na yung responsibilidad mo eh. Motivated ka man, okay, depressed hindi ka man, ano man, wala kang choice. Ginusto mo yan. Di ba? Oo nga, no? Actually, mas importante talaga yan, disiplina. Oh, yun na rin, yun na discipline yun. Compared to motivation and inspiration. Right. Discipline na kailangan mo ma-achieve kung ano yung sinet mo na goals. Yun, kahit hindi ka motivated and inspired, you do it anyway, di ba? Oo, correct, correct. So right now, ilan yung current branches mo? 10. 10, wow. 9 dito, 1 sa Australia. Okay. Mm-hmm. Question ko, ano yung system and structure mo na tuloy sila nag-ooperate and nagda-drive ang mga branches na yan kahit wala ka dun physically? Kasi may mga kilala ko mga negosyante yan na hindi na nakakapag-expand, wala ring time because... Tali. Dahil dun sa mga negosyo nila, nandun na sila, nahukupitan pa sila, nandun na sila, nagkakaproblema pa, what more kung mawawala pa sila. Kaya hindi na mapag-expand at wala na rin time freedom. Ikaw, anong sikreto mo dyan sa anong sistema mo, structure mo?